po ay kapayapaan ang sumaating lahat mga kapatid. At maraming salamat po sa inyong pagdalo sa tuwing unang araw ng Sanlinggo ng ating pagkakatipon na ang bawat isa sa atin ay narito upang muli ay pakainin ang ating mga kaluluwa na siyang ang tanging makapagbibigay lamang ng pagkain na ito ay ang salita ng Diyos. Salamat po muli sa inyong pagdalo. At kung inyong mapapansin ay nasa ika-7 na tayo ng pagtalakay tungkol po dito sa aklat ng ating pinag-aaralan. Napag-aralan po kasi natin yung may kinalaman sa 12 alagad. At tinignan natin yung mga kanilang parang buhay o yung biography. At sumunod ay ang aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan. At ipinakilala din natin kung sino yung mga tao na sumulat na ito. Ganon din po yung aklat ng Judas. At sa pagkakataong ito ay si James. Ako? Marami kasi ang hindi ko kilala, lalo na sa ibang-ibang mga panig na mundo, na ang Biblia daw ay hindi salita ng Diyos. At isa sa tumutuligsa sa atin bilang Kristiyano ay ang Islam. Ang tinatawag na batayan ng kanilang pananampalataya ay sa aral ng Panginoong Hesus. Ngunit hindi kinikilala ng tinatawag na Islam ang mga taong binanggit natin. Kagaya nila Mateo, Marcos, Lucas at Juan. At ang iba pang mga writers na katulad ng sulat ni Apostol Pablo na 13 epistles na matatagpuan natin sa New Testament Scriptures. Ang mabigat dito ay kinikilala pala ng ilan ang ating Panginoong Hesus, ngunit bakit ayaw sundan ang mga ipinakikilalang ng mga sumulat, kagaya nitong si James, na dapat sana ay hindi malinis sa katotohanan. Kundi bagkos ay ipinaglalaban din yung Quran na isa itong tinatawag na kahuli-hulihang aklat ng Panginoong Hesus at ito rin daw ay tama. Sapagkat kung inyong mapapansin, ang inyong lingkod ay nais ko lang pasadahan, nakausap kasi ako nung isang Muslim, naghihintay ako ng jeep. Dahil may nangangaral po sa may gawin namin, para na rin Iglesia ni Cristo at born again. Isa lang yung kausap ko. At agalan, naging tatlo na. Nagkadiinan kami dun sa isang talata sa Matthew chapter 12, verse 40. Ano? At nung maramdaman kong iba na yung sitwasyon, kumara na ako ng jeep, kahit ang dumaan, sumakay na ako. Mahirap kasi ng tinatawag na pagtatalo sa magkaibang landas na kung saan ay bibigyan diin yun sa Islam at ito naman ang sa akin. So, ibig sabihin, hindi tayo magkakasundo, pareha tayong sampo. Magkaganong kami, inilalaban nila, inilalaban ko rin. So, ang nais natin iparating, ang mga aklat na ito ay makatwiran. Kaya nga pinag-aaralan po natin yung aklat ng Mateo, yung aklat ng Marcos, at inisa-isa natin ito. Sino ba itong mga ito? Noong nakaraan ay si Judas na kapatid ng Panginoong Hesus, at ngayon naman ay itong si James. So titingnan natin, kaya natin binubusisi yung kanilang mga tinatawag na pagkatao, malaman natin kung ano ang kaugnayan nila sa Panginoong Hesus at sino itong mga ito. Si Judas, kung inyong mapapansin, ay naging tagasunod ni Apostol Pablo, kaya siya ay sumulat. At ito namang si James ay titingnan po natin sa umaga ito. Si Santiago, mapapansin natin na dalawa ang pangalan ni Santiago sa mga apostol na hinirang ng Panginoong Hesus. Kung inyong matatandaan ko, una si Santiago na anak ni Zebedeo, na kapatid ni Juan, na ipinulong sa isla ng Patmos. Matatandaan din na ang Santiago na ito ay pinubutan ng ulo ni Haring Herodes. Sa Acts chapter 12, verse 1 and 2, nakalagay po iyan, beheaded. Ang ikalawa ay si Santiago na anak ni Alfeo, na kapatid ni Mateo na maniningil ng buwis sa dalawang Santiago po. Na ayon sa iba't ibang tala ng kasaysayan, ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato o stone to death hanggang sa mamatay. So maliwanag na dalawang Santiago yung nawala. Kung gayon ay sino ang Santiago na sumulat ng aklat sa Bagong Tipan, gayon ang dalawang Santiago ay patay na. Kaya nga iniisa-isa natin eh, nagtataka ako. Bakit doon sa ibang tinatawag na mga taga-subaybay ng banal na kasulatan na hindi nakikita ang ganitong ebidensya, ano po? The writer of the letter of James identifies himself as a slave of God. Yun yung kanyang pagpapakilala. Hindi naman niya inamin na, oy ako, kapatid ko si Jesus. Hindi. Ang sinabi niya ay alipin ako ng Diyos
and of the Lord Jesus Christ. In much the same way as did Jude, kung inyong matatandaan, ganun din yung sinabi ni Jude, who introduced the epistle of Jude by calling himself a slave of Jesus Christ and a brother of James. So hindi ka maliligaw dahil ang kanilang pagpapakilala pag binusisi mo sa Jude chapter 1 verse 1 ay ganun din ang sinabi nitong writer ng James, na tinatawag na pareho silang slave of God, yung isa naman slave of Jesus Christ and a brother of James. So maliwanag na itong James na ito na sumulat na Santiago ay kapatid ng ating Panginoong Jesus. Ayon dito sa Jude 1:1 na binasa natin nung nakaraan, kung ating muling na i-remind, tingnan po natin ang mga bagay na siyang magpapatunay. Yun kasi ang importante sa nagsasalita, na dapat ay mayroong talata. Mahirap kasi yung kumbaga, salita lang na salita, walang pinapanggi. Jude the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. Si Judas na alipin ni Jesucristo, sino yung pagkakagami? At kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal sa Diyos Ama at iniingatan para kay Jesucristo. So maliwanag na yung sumulat o writer nitong Santiago na ito ay kapatid nitong si Judas na kapatid ng Panginoong Jesus. Ito yung tanong, who wrote the book?